Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw sa inyo, mga katanglaw. Itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ating madbuting balita ngayong ika-apat ng Hulyo ay ating hahanguin mula kay San Mateo, Kabanata 9, mga talata 1 hanggang 8. May dinala kay Jesus na isang paralitiko at ito ay kanyang sinabihan, lakasan mo ang iyong loob sapagkat pinatatawad na ang inyong mga kasalanan. At narinig ito ng mga tao at ng mga Pariseo at ang sabi sa kanya, ano ang karapatan mo na ikaw ay magpatawad ng mga kasalanan? Kaya naman na alam ito ni Jesus at sinabi sa kanila, alin bang mas madaling sabihin ko na pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka sapagkat ikaw ay pinagaling na sa iyong karamdaman? Mga kapatid, tingnan natin yung salitang binitiwan ni Jesus sa lalaking ito. Sinabi niya, lakasan mo ang iyong loob. Mga kapatid, maraming mga pagkakataon ay nasa atin na naman talaga yung kagalingan o meron tayong kakayahan sana na mapabilis ang ating pagaling. Pero ang pumipigil sa atin upang tayo mabilis na gumaling ay yung ating takot, yung ating pangamba. Sa kolokyal pa nga nating pananalita, yung nervyos. Yung pagpinasok tayo ng takot, ng nervyos at hindi tayo nagpalakas ng loob, walang mangyayari talaga sa buhay natin. Naandyan pa yung mga taong i-discourage ka. Naandyan pa yung mga taong pipigilan upang ikaw ay lumago o gumaling ka agad katulad ng mga eskriba at pariseo. Mga kapatid, do not be discouraged. Huwag niyong hayaan na may ibang tao na pipigil upang maramdaman at makamit mo talaga agad ang kagalingan sa iyong buhay. Katulad ng sinasabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob. Ang lakas ng loob, ang tibay ng pananampalataya ay tiyak makakapagdala sa atin ng kagalingan ng katawan at kaluluwa. Magandang araw po sa inyong lahat.